Hi, this is Mardy once again and welcome to my channel. Our topic for today is all about classic Filipino dish. At isa na rito ay ang daing, considered in Philippine culture as comfort food. If you are new to my YouTube channel, please don't forget to like, comment, and subscribe. At para updated kayo sa mga susunod kong videos, please click the bell notification below. At sana po, don't skip the ads and please watch until the end of my video. For those who will subscribe and make comment, pakilagay kung anong lugar o country kayo nakatira. I will greet you sa susunod kong video. Ang daing, tuyo o bulad ay mga tuyong isda mula sa Pilipinas. Fish prepared as daing are usually split, gutted, salted liberally, and then sun-dried and air-dried. Mayroon ding mga bersyong walang buto na naglalagay ng laman sa isda bago ang proseso ng pagpapatuyo. Ito ay orihinal na isang pamamaraan ng pag-iingat dahil pinipigilan ng asin ang paglaki ng bakterya na nagpapahintulot sa mga isda na maimbak sa mahabang panahon. Ang daing ay piniprito o iniihaw bago kainin, bagaman maaari rin itong ibalot sa foil at i-bake sa oven. Karaniwan itong isinisawsaw sa suka at kinakain kasama ng puting bigas para sa almusal. Kapansin-pansin, ito ay tradisyonal na ipinapare sa champurrado at tradisyonal na Filipino na chocolate rice gruel. Maaari rin itong gamitin bilang sangkap sa iba pang pagkain. Daing is considered poverty food due to its relative cheapness, but has gained significance in Philippine culture as comfort food. Halos anumang isda ay maaaring ihanda bilang daing. Ang mga uri ng isda na ginagamit ay karaniwang nakilala sa pamamagitan ng pangalan kapag ibinibenta sa mga pamilihan. Halimbawa sa Cebu, ang lokal na espesyalidad na gumagamit ng rabbit fish ay tinatawag na buwadangget. Kasama sa ibang uri ng isda ang mga thread fin bream na lokal na kilala bilang bisugo, gray mullets, lokal na kilala bilang banak, at sardinas, lokal na kilala bilang tunsoy o tamban. Ang daing na gawa sa sardinas ay karaniwang pinatuyong buo, bagaman ang mga na-export na daing ay maaaring puksain upang sumunod sa mga batas sa pagkain sa ibang mga bansa. Ang cuttlefish at pusit ay maaari ding ihanda sa ganitong paraan. Sa Central at Southern Philippines, ang daing ay kilala bilang bulad o buwad sa Cebuano. Ang mga uri ng daing na gumagamit ng hiniwa at tinagasang isda ay kilala bilang pinikas. Ang mga hilagang rehiyon ay karaniwang hindi nakikilala sa pagitan ng dalawa, bagaman ang ilan ay maaaring gumamit ng daing upang sumangguni ng eksklusibo sa mga hinahati at gatid na uri, habang ang tuyo ay ginagamit para sa lahat ng uri ng daing. A variant of daing known as labdingaw uses less salt and is dried for a much shorter period. The resulting daing is still slightly moist and meatier than the fully dried variant. Another variant of daing known as lamayo does away with the drying process altogether. Instead, after the fish is cleaned, it is simply marinated in vinegar, garlic, and other spices before frying.
Thank you very much for watching. And according to Oprah Winfrey, if you look at what you have in life, you'll always have more. If you look at what you don't have in life, you'll never have enough. Shout out and thanks to the comments of Glenn Kabangbang. Thank you very much.